Before tayo dumako sa ating opening prayer, ay awitin natin yung As the Deer. Ayan, pasok na po yung mga nasa labas. Mag-start na po tayo. Awitin natin yung As the Deer. As the deer pass for the water, so my soul long after natin si Brother Arnold. Good morning, brethren. Happy Lord's Day po. Tayo po'y manalangin, mga kapsat. Ama naming banal, ang makapangyarihan. Salamat po muli, Ama, sa umagang ito, Ama. At higit sa lahat, Ama, salamat sa mga kanta, Ama, na amin pong napakinggan ngayon pagdayaw king ka, Ama. Sa umagang ito. Maraming salamat, Ama, sa mga bagay na ipinagkalob mo, Ama, kalakasan sa aming physical. Higit sa lahat, Ama, sa spiritual po naming pamumuhay. Gabayan niyo po kami, Ama, sa umagang ito, sa aming pagpupuri, Ama, sa aming pakikinig sa iyong mga banal na salita, Ama, muli. Ibukas niyo po ang mga puso't isipan po namin, Ama, upang ang lahat ng ito ay magamit po namin, Ama, sa aming pagtahak sa mundong ito, higit sa lahat, Ama, sa spiritual naming buhay. Upang makamtan po namin, Ama, ang iyong inihanda para sa bawat isa po sa amin. Ama, dinadalangin din po namin, Ama, sa umagang ito, ang mga kapatiran po namin na wala pa rito, Ama, na sila po ay ito po yung papunta rito, Ama. Ingatan niyo po sila, Ama. Pagkalob niyo po ang pag-iingat sa bawat isa po sa kanila. At ganun din, Ama, sa umagang ito, dalangin din po namin ang mga kapatid namin na iyong gagamitin sa harapan ito, Ama. Bindisyonan niyo po sila, Ama, at pagkalob ang karunungan nagmumula sa iyo, Ama, upang ang kanilang inihanda, Ama, ng mga salita mo'y kanilang maiparating, Ama, sa amin ng malinaw. At ganun din po sa amin pong
sa amin po na makikinig, Ama, ibukas niyo ang mga puso at isipan po namin at ang lahat ng salita mo, Ama, ipumasok sa aming mga puso at magamit ito sa espiritual naming pamumuhay. Ganon din, Ama, pinapasalamatan namin ang lahat-lahat sa buhay po namin na ipinagkalog mo sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin na may paghingi ng pagpapatawad muli sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyong banal na harapan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ito pong aming dalangin. Amen. Ayan, bago natin tawagin ang mag-lead sa ating Bible study, awitin natin yung Light the Fire. Awitin natin. I stand to praise you, but I fall on my knees. My spirit is willing, but my flesh is so weak. Light the fire in my soul, fan the flame, make me whole. Lord, you know fire in my heart again. I feel your arms around me as the power of your healing begins. Your spirit moves right through me like a mighty rushing wind. Light the fire in my soul, for the flame makes me whole. Lord, you know where I've been, so light the fire in my heart again. Happy Lord's Day sa bawat isa sa atin. Papasok na ang buwan ng June. Ay, pumasok na. Ayan. Test ko lang, baka inaantok pa tayo. Ayan. So, Happy Lord's Day sa bawat isa sa atin. Welcome sa ni Brother Ariel. Arnel, sorry. And of course, say Sister Erin, nakasama din natin today. Ang ating series of sa Book of Ecclesiastes na ang tema po natin ay vanities of vanities. Yan po ang karalan natin sa Book of Ecclesiastes chapter 1. Ayan, i-recall natin ng konti. Okay. Tatakay din natin of pleasure and honor. Ayusin natin. At yung last po na ating pinag-aralan is vanity of evil desire. Yan po yung lesson ni Brother Aris sa Ecclesiastes chapter 6. Napaka-ikli lamang po ito. Ano po? And next please. Wala pa tayong ano? Yung ganon? Walang battery? Ayan. Dito po sa Ecclesiastes chapter 7, napakahalaga po, lalong-lalo na sa mga Bible students, na ini-encourage din namin yung mga men's
na mag-aral ng tinatawag na hermeneutics, the art of science, ayan, of interpretation, ayan. Yan po yung hermeneutics. Sapagkat sa chapter 7, kung hindi mo makukuha yung hermeneutics na subject, napakahirap intindihin ito. Kahit nga po ako, hindi po ako nakatulog ng isang linggo, halos, sa pag-iisip kung paano ko po ito gagawin. Kaya nga, napakahalaga pala yung subject na hermeneutics. Okay? Na kung saan, doon sa ating hermeneutics, meron tayong tinatawag na analytical rule number 1 and number 2. At itong number 2 na ito, nasasakop itong tinatawag na poetical books. Magmula doon sa Book of Job hanggang doon sa Song of Solomon, kasama po yan. At dito makikita natin sa analytical rule number 1 ay number 2, yung mga tinatawag na para ma-interpret po natin itong mga books na ito according to his own mind doon sa nagsulat, meron tayong mga ginagamit, yung mga metaphor, yung mga antithetic, meron tayong ginagamit na mga anthropomorphism, oo, simile, ito nga yun, ito yun. Oo, sinekdoke, and also yung tinatawag natin na personification. At dito, sa hermeneutics na ito, dito natin kukunin yung mindset ngayon nitong si King Solomon patungkol po ito sa lesson natin sa hermeneutics na simile. Na ano po ba ibig sabihin ng simile? Kasi figure of speech, ayan, involving the comparison of one thing with another thing of a different kind used to make description more emphatic. So dito natin makikita ngayon yung saloobin, yung kaisipan, yung nararamdaman ni Haring Solomon sa kanyang old age, mga kabsat. Okay? Kaya pinabagatan po natin itong... Next, please. Vanity of Human Wisdom. Yan po ang ating lesson sa umaga pong ito, Ecclesiastes chapter 7, verse 1 to 29, na pinamagatan nating Vanity of Human Wisdom. Next, please. Balikan po natin yung last verse, ano po, sa chapter 6, para po maikonek po natin yung lesson natin sa chapter 7. Kaya ngayon, pwede po kayong magtanong, stop nyo lamang po ako kasi marami pong question dito. Kung meron po kayong hindi naiintindihan, no ada tihaan nyo nga maawatan, no wala adyo tausan, tupot nyo alabat. Tanungin nyo lang po ako at ang Biblia po ang sasagot po niyan at kasama naman natin yung mga kapatid natin. Okay? Basahin po natin yung chapter 6 verse 12. Ano po ang sinasabi dito ni Haring Solomon? For who knows what is good for a person in life during the few and meaningless days they pass through like a shadow? Who can tell them what will happen under the sun after they are gone? Sa kaisipan ni Haring Solomon, ang buhay daw po ng tao ay katulad lamang ng isang anino. Ang buhay ng tao, sabi naman ni Elder James, ay katulad ng aso. Kasi yung nagsasabi kasi sa James chapter 4 verse 14, ang buhay ng tao ay parang aso lamang, sabi niya eh. Ayan. Yung pala ay aso. Ayan. Vapor, usok. Yun po ang sabi niya. Oh, aso. Pero yung sabi niya, ang buhay ng tao ay parang aso lamang. Ayan. Ayan. Yung pala ay nagulat kami kung ano yung aso na tinutukoy niya. Yung pala aso. Ayan, usok. Vapor, yun ang sabi niya, mga kapatid. At ito pa yung words dito na sinasabi niya. Nabubuhay ang tao sa ilalim ng araw, pero pag namatay, saan kaya siya pupunta? So makita po natin sa lumang tipan,
na incomplete ito. Sa madaling salita, yung talaga para mas maintindihan mo, yung lumang tipan, babalik ka muna sa bagong tipan. Sapagkat ang bagong tipan, ang siyang nagsasabi sa atin ng realidad. Pero yung anino, shadow, ay walang iba kundi ang lumang tipan. Sino ba yung isang mama na nagsabi na kapag mamatay ako, mabubuhay kaya akong muli? Sino pong mamang yon? Si Job. Ang sabi sa Job chapter 14 verse 1, kung mamatay ako, mabubuhay kaya akong muli? At ito pa yung worst, Brother Arnel, sa bagong tipan. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 34 and 35, sabi niya mabubuhay din kaya akong muli? Kung mabubuhay akong muli, ano kayang katawan na meron ako? Kaya nga, sa panahon, sa Corinth, marami ding mga Kristiyano na Kristiyanong tinuringan, pero hindi nila alam kung mabubuhay silang muli. At marami pa rin mga Kristiyano until now na hindi naniniwala na mayroong resurrection. Kaya nga sa lumang tipan, shadow ito sa kanila, hindi nila naintindihan. Kaya nga dito sa chapter 7, ipapahawatin ngayon ni Haring Solomon ang kanyang payo. Diba? Ano ba ang maipapayo ni Haring Solomon para magkaroon tayo ng lesson doon sa kanyang experience sa buhay? Kaya nga lagi kong sinasabi sa atin, sa bawat isa sa atin, learn from mistakes of others. Hindi yung matututo ka sa sarili mong kamalian. At ito ngayon, sasalaysayin natin kung ano ba yung mga advice ngayon ni Haring Solomon. Next, please. Counsel of King Solomon. Ang payo ni Haring Solomon para sa atin. Okay? Remember, itong si Haring Solomon, magbibigay siya ngayon ng payo. Saan? Tingnan po natin. Makikita po natin dito. Next, please. Uy, wala na. Ayan. Ang payo ni Haring Solomon, for us to choose the good and the better. Tuturuan, papayuhan tayo ni Haring Solomon kung anin ba ang mas mainam na pagpili. Yung good lang ba o yung mas mainam? At merong pang last, di ba? Good, better, at saka best, sabi ni El Maestro. Pero sabi ni Haring Solomon dito, dalawa lang ang pwede nating pagpilian. Next, please. Makikita natin dito sa kanyang payo yung 9 comparison of King Solomon. Sa lesson na ito, meron tayong makikitang 9 comparison, kinumpara ni Haring Solomon. So ngayon, babasahin po natin yung verse 1. Next, please. Basahin natin yung verse 1. Sino ang pwedeng magbasa? At wala tayong extra mic. Si Brother Arnel. Kayo pong magbasa, bro. Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Chapter 7 verse 1. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. Okay, stop po muna. Ayon kay Haring Solomon, comparison between reputation and riches. Ang ginamit po niya dyan is a good name is better than ointment. Pero kung titignan niyo po ito sa Hebreo or sa ibang version ng Biblia na hawak niyo, ikinumpara yung good name sa isang mamahaling pabango. Okay? Ano pa kasi ang sinisimbols ng pabango pagdating sa isang Hudyo? Ang symbols ng perfume
is a symbol of prosperity. Kasaganaan, kayamanan. Kaya sinasabi ni Haring Solomon na mas mainam daw na ang tao'y mamatay na mayroon siyang kagalangan kaysa sa taong punong-puno ng kayamanan pero wasak at warak ang kanyang karangalan. Maraming mga tao, mga kapatid, iniingat-ingatan nila yung kanilang pangalan. Ayaw nilang madungisan. Lalo na pag kayong tao ay nasa mataas na posisyon. Di ba sasabihin niya sa anak niya, huwag kang ganyan, masisira ang pangalan ko, black sheep ka talaga. Di ba? Kaya ngayon sinasabi ni Haring Solomon sa atin, mga kapsa, sa kanyang payo dito, na mas mainam na ang tao'y mamatay na mayroong kagalangan. Sapagkat sa buhay ni Haring Solomon, wasak na wasak ang kanyang pangalan sa harapan ng Diyos. Di ba? Si Haring Solomon, ang maraming mga tao humahanga sa kanyang pangalan. Kaya nga, Solomon, maraming asawa. Hangang-hanga marami, kasi marami siyang asawa. Solomon, marami siyang ari-arian. Di ba, Brother Solomon? Diba? Marami siyang kayamanan. Hangang-hanga ang marami. Pero pag sinin niyo po, sa harapan ng Diyos, sirang-sira siya, nasira yung kanyang pangalan. Kaya ngayon, ini-encourage tayo ni Haring Solomon na mas mainam na ang tao'y mamatay na mayroong kagalangan. Next, please. Ano po ang sabi sa Proverbs chapter 22, verse 1? A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Kaya, next, please. A good name is better than precious ointment. Sa madaling salita, mga kapatid, pahalagahan natin yung pangalan. And remember that every Christian, sino pa sinuot natin? Ano bang pangalan kasi ang isinuot natin? Si Christ. At kapag nasira yung pangalan ni Kristo, sino ang mapapahiya? Ang ating Panginoong Hesukristo. Balikan po natin yung Hebrews chapter 10. Verse 38 or 37. Ang sabi dito, verse 38, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Malulugod ba ang Diyos kung ang kanyang mismong pangalan na isinuot natin sa buhay ay sinisira natin? Winawasak natin? Remember, it is better to die na mayroong kagalangan sa buhay kaysa yung mamatay na punong-puno ng kayamanan kaysa sira ang kanyang dangal, ang kanyang karangalan. Kaya nga dito natin makikita yung comparison ni Haring Solomon. Comparison between reputation and riches. Sapagkat maraming mga tao, may halaga sa kanila ang kayamanan, pero sira ang kanilang pangalan. Pero sabi ni Haring Solomon, mas mainam na ang tao'y mamatay na may kagalangan. Next, please. Tingnan po natin yung pangalawang comparison ni Haring Solomon. Comparison between death and birth. Bakit sa kanyang pangalawa, ituloy niyo po yun, Brother
Kasi kinat ko po kayo, kalahati po yun eh. At ang araw ng kamatayan ay kaysa araw ng kapanganakan. Pansinin niyo po, baliktad si Haring Solomon. Sa kanyang buhay, mas mainam daw ang kamatayan kaysa kapanganakan. Mas mainam na i-celebrate mo yung kamatayan mo kaysa yung kaarawan mo. Pero, kung sinasabi ni Haring Solomon na mas mainam ang kamatayan, eh bakit maraming tao ayaw ng kamatayan? Bakit po kaya ngayon, pansinin niyo po yung nararamdaman ni Haring Solomon. Ang nararamdaman niya, mas mainam na mamatay na lang ako. Kasi kung ako ay isinilang, ano yung mangyayari sa kanya? Punong-puno pa siya ng kapighatian. Punong-puno pa siya ng kasalanan. At ito yung hamon ni Haring Solomon, mas mainam na sa isang tao'y mamatay. So ang tanong, takot ba tayong mamatay? Hindi totoo yan? Hindi daw eh. Sabi niya hindi. Diba? Gusto ba nating mamatay? Diba kung kalooban ng Diyos, why not? Kasi siya naman ang nagtakda nito. Diba kaya sinasabi ngayon ni Haring Solomon, mas mainam na mamatay kaysa muling isilang. Bakit? Eh kasi mai-influensyahan pa kasi ang tao sa mundo na ito. Kaya sinasabi ni Haring Solomon, yun ang nangyari sa kanya, ang nag-influence sa kanya ay ang gawain ng mundo na ito. Kaya sabi niya, it is better to die than to birth. Pero marami, mas sinicelebrate ang kamataya ay ang birthday kaysa yung mas pinaghahandaan yung birthday kaysa yung kamatayan. Mga kapatid. Next, please. Ang sabi sa verse 2, tignan natin. Ito po, lagi ko po itong ginagamit sa patay eh. Verse 2. Ang sabi ni Haring Solomon sa kanyang payo, it is better or comparison between mourning and fasting. Sa Tagalog, ganito ang kanyang pagkasabi. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na mayroong handaan. Bakit ang kaisipan na naman ni Haring Solomon dito, mas mainam daw na ang isang tao ay pupunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Kahit doon sa bahay, hindi ibig sabihin na mas mainam pumunta sa bahay ng namatayan dahil mayroong libreng kape. Mayroong libreng arroz caldo. Hindi dahil mayroong libreng kumbaga doon na lang matulog eh. 'Di ba? Oh. Parang kami kagabi. Ayan. Ang sinasabi po dito ni Haring Solomon, mga kapatid, na kung bakit mas mainam sa isang tao na pupunta sa bahay ng namatayan sapagkat sinasabi din sa atin na yan din ang kahahantungan ng lahat. Ang kahahantungan ng lahat ay kamatayan except sa pagbabalik ni Christ. Kasi pagbalik ni Christ, mayroon po siyang maabutang mga buhay. Kaya ipag-pray nyo na dumating na siya. Kasi maraming wala. Ayan. Di ba? Kaya sinasabi ngayon ni Haring Solomon, mas mainam na ang isang tao ay pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na mayroong handaan. Sapagkat ipinapahiwatig ng bawat isa sa atin ni Haring Solomon na iisa ang ating kahantungan. Ano yon? Saint Peter. Ayan. Ayan o. Kabaong. Di ba? Yan po yung sinasabi ni Haring Solomon. Kamatayan ang ating kahantungan. Ano pa? Next, please. Comparison between sorrow and laughter. Ang sabi ni Haring Solomon, ang kalungkutan ay mas mabuti
kaysa katuwaan, pagkat maaring malungkot ang mukha, ngunit masaya ang kalooban. Makita niyo po yung payo niya. Ibig bang sabihin, lagi na lang tayong malungkot. Sinasabi ngayon dito ni Haring Solomon na pagkatapos ng Yolanda, maraming relief good na aayuda. Diba? Sinasabi ni Haring Solomon na pagkatapos ng kadiliman, siyempre, lilitaw din ang araw, kaliwanagan. Pagkatapos ng ulan, papasok naman ang araw. So sa madaling salita, sinasabi ngayon ulit sa payo ni Haring Solomon na kung tayo ay nalulungkot, natural sa isang tao na malungkot, pero ang sinasabi po niya sa atin, huwag tayong paalipin doon sa kalungkutan. Sapagkat maraming tao, pagkalungkot na lungkot na siya, Brother Arnel, at hindi na niya kaya yung kanyang lungkot, ano po ang gagawin niya? Kukuha na ng tali. Magpapakamatay na. Diba? Para takasan ang kanyang kalungkutan. Dahil binrake siya. Diba? Dahil iniwan siya. Depressed na depressed siya talaga. Pero ang sinasabi dito ni Haring Solomon, sa kabila ng kahirapan na kanyang tinataglay, mga kapatid, alam niya sa kanyang kalooban na mayroon ding kaginhawaan na kanyang makakamtan. At ganun din po tayo. Kaya kung meron tayong kapigatian sa buhay, hindi yan burden. Diba? Kundi yan ay opportunity na makita natin na ang Diyos ay nasa atin. Ano pa? Verse 5. A comparison between rebuke of the wise than to hear the song of fools. Ano po ang sabi po ni Haring Solomon? Mas mainam daw na mas makinig ka sa payo ng matalino. At sino ba yung nagpapayo dito sa oras na ito? Si Haring Solomon. Pinapayuhan tayo. Ano yung payo niya? Mas mainam na makinig tayo sa payo. E sino ba nagpapayo sa atin today? Pag binasa natin ang bagong tipan, sino ba nag-a-advise sa atin? Si Christ. Ina-advisean niya tayo kung paano mas mainam ang ating buhay sa mundo na ito. Kaya once na binasa natin ang bagong tipan, ina-advisean tayo ni Christ. Kaysa yung advice ng mga taong hangal. Di ba? Kaya minsan nagagalit si Apostol Pablo. Bakit po nagagalit si Apostol Pablo? Kasi mayroong nagkamali o may problema sa church, ang tinawag po nila yung mga hindi believers. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo sa kanila, mga hangal kayo. Imbis na ang mag-a-advise sa inyo ay kapwa nyo, na Kristiyano, ang nag-a-advise sa inyo ay ibang tao. E ano mag-a-advise nyo yan? Kaya nga pag ang isang tao may problema, saan siya lumalapit? Sa kanyang kaibigan. O ano yung advice ng kanyang kaibigan? Ah, ganito lang advice niyan. Tara, punta tayo sa Monroe. Para makalimutan mo ang iyong problema. Di ba? Imbis na maganda yung advice sa'yo, mas worse pa. Tama nga. Para makalimutan ko ang aking problema. Pero pag gising sa umaga, may hangover pa. Diba? Balik pa rin sa problema. Hindi pa rin nawala ang problema. Ang panakasolusyon ng isang tao, mga kapatid, is the Word of God. Kaya sinasabi ni Haring Solomon, makinig tayo sa advice ni Haring Solomon at lalong-lalo na ang mga apostol kasi nandyan po ang kanilang advice. Next, please. Ano pa yung payo ni Haring Solomon? Comparison between end, beginning. Basahin natin sa verse 8. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang tiyaga ay mabuti kaysa kapaluluan. Ang tanong ko po ay ganito, bakit po sinabi ni Haring Solomon sa kanyang payo na mas mainam
ang katapusan kaysa sa pasimula. Gusto kong marinig ang saloobin ninyo ngayon. Bakit sinasabi ngayon sa payo ni Haring Solomon na mas mainam ang katapusan kaysa pasimula? Brother Saul. Bakit sinasabi ni Haring Solomon na mas mainam ang katapusan? Brother, Brother Josiah. No, yes. It's very common, like life is like a race, you know. It is not how we start the running, but yung tinatawag natin yung the finish line. Kahit na gaano kabilis sa pag-umpisa, kung hindi mo naman na-sustain yan hanggang sa yung tinatawag nating to reach the goal of life. So, nating yung pag-umpisa kung walang pag because ang ano bang pag nag-enroll tayo sa isang course, ano bang pinakamaganda, 'di ba, yung tumanggap ka ng diploma, natapos mo yung pag-aaral. Tama. It's not the yung enrollment, napakahirap yun. Mahirap. You need money to enroll. Mm-hmm. But when you finish your course, that is yun yung principle nga nakukuha natin. Oo. Ayan. Sa mga babae naman. Oh. Si bigay natin yung mic kay Sister Erolyn. Ayan. Bakit sinabi ni Haring Solomon? Ginamit niya katulad ng isang mag-enroll. Oh. Mga babae. Mga mother. 'Di ba? Ano po ang sinasabi ni Haring Solomon? Ayan. Wala. walang masabi ang mga babae. Ayan. Diba? Kaya sinasabi po dito ni Haring Solomon, mas mainam mamatay na lang. Diba? Mas mabuting mag-end na lang tong buhay ko kasi isipin niyo po yung buhay niya. Nag-iisa siya. Diba? 1,000 asawa niya. Tapos ngayon, ni isa walang nag-aalaga sa kanya. Marami siyang kayamanan. Pero asaan yung kayamanan niya? Nasa anak niya. So lahat ng bagay na meron sa kanya nawala. Kaya ngayon, mga kapatid, sinasabi ngayon, mas mainam na mamatay na lang ako. Mas mainam, sabi niya dito, kaya kinumpare niya po itong pasapasimula. Kasi pagtapos na, sabi niya, ano ba yung makakamtan natin? Tulad ng sinasabi ni Brother Josias. Di ba yan din po yung kataga ni brother tuloy ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. I fight the good fight. I finish the race and I keep the faith. And now sabi niya makukuha ko na yung reward ko. The day of death, mga kabsat, is the day of honor. Yung reward ng Diyos na ibibigay. Kaya dito si Haring Solomon, sinabi niya, mas mainam yung end na ang buhay kaysa pasimula. Sapagkat sa pasimula, marami ka pang kahirapan na dapat maranasan. Kaya nga po yung mga malapit ng hirap na hirap na sila sa kanilang buhay, ano po ang request nila sa Diyos? Lord, alam mong biyag kaon. Hirap na hirap na ako, Panginoon, kunin mo na ako sa buhay na ito. Earn. Mayat. Sige po. Mike. Walang end kung walang beginning. Oo. Kasabihan. Okay, El Maestro. Sige. So, yung pinag-aralan natin, si Solomon sinabi niya, because he experienced life, may umpisa naman talaga ang buhay. Mm-mm. Wala tama yung sinasabi, walang end kung walang umpisa. But Haring Solomon before he became king, namumuhay siya talaga in a very
yung tinatawag nating luxurious life, mm-hmm, galing sa ama niyang si Haring David, karamihan. Mm-hmm. But later on in his life, because he tested everything in life, di ba? Kaya nga yung sinabi ng doon sa huli ng part ng buhay niya, nagkakaroon siya ng, sabi niya, ang lahat ay parang isang suntok sa hangin, na wala palang saysay kung ang buhay ay panay karangyaan, na wala ang Diyos. Mm-hmm. Kaya doon ang pinaka, it boils down to, ang buhay ng tao, kahit gaano ka kayaman, gaano ka karangya sa mundo, without God, we are nothing. Mm-hmm. So the beginning is, tama po yun, kung may kasabihan ko, walang pasimula, walang tinatawag nating end kung walang umpisa. Mm-hmm. So doon sa along the course of his life, sa journey, naranasan niya yung lahat ng pwedeng maranasan sa buhay. Mm-hmm. But in the later part, sinabi niya, lahat ay vanities without God. Oo. So that will encourage us, itong mga comparison nga in-explain sa atin ni Captain Brother Ray, mm-hmm, nakikita natin yung comparison between bad and good, mm-hmm, between death and life, mm-hmm, and everything. So we can now tingnan natin yung buhay natin kung ano ba tayo ngayon compared to the life of King Solomon. Mm-hmm. Of course, hindi tayo kasing yaman ni Haring Solomon, but do not compare your life to the riches of Haring Solomon, but we have to strive that our life must be compared to the life of King Solomon in the later parts, that he strived to follow God. Mm-hmm. Ayan. Thank you, Brother Josias. Next, please, tignan natin yung pito na kanyang comparison. Comparison between patience and anger. Sa verse 9. Ang sabi dito, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangman lamang ang nagtatanim ng galit. Kaya pansinin niyo po yung nilalaman ng kanyang puso ngayon. Natutunan ni Haring Solomon kung paano magtiis. Di ba? Kaya nga pagka nasa mataas ka na posisyon, maraming mga tao ayaw bumaba dahil ayaw nilang maghirap. Pero sa sitwasyon ni Haring Solomon, natutunan niya kung paano magtiis. At natutunan niya kung paano i-overcome ang kanyang galit. Sapagkat sa tao, napakabilis magalit. Lalo na pag gutom. At pagod. Ayan. Di ba? Kaya sinasabi ni Haring Solomon dito, mga kapatid, kinumpare po niya para magkaroon tayo ng lesson na kinakailangan magtiis tayo. Sapagkat ang buhay ng tao ay punong-puno talaga ng pagtitiis. At kinakailangan na ma-overcome natin yung galit natin. Ano ba sinasabi sa atin sa Ephesians chapter 4, verse 26? Ang galit mo ay hindi dapat aabutan ng sikat ng araw. Ayan. Paglubog ng araw. Di ba? Hindi na dapat maabutan pa, sabi niya. Ganyan po yung sinasabi sa atin sa bagong tipan. At here comes King Solomon, na sinasabi po niya dito na ang tao dapat kailangan i-overcome niya. Magkaroon po siya ng pagtitiis sa buhay. At yan ang nangyari kay Haring Solomon. Walang nag-aalaga sa kanya, walang nag-aaruga sa kanya, wala na siyang kasama. Pero makikita po natin, kaya niya yung kinumpare, yung patience and anger, sapagkat na-overcome po niya ito. Next, please. Comparison between wisdom and wealth. Basahin natin yung verse 11 and verse 12. Okay, basahin natin si Sister Grace. Wisdom, like an inheritance, is a good thing and benefits those who see the sun. Wisdom is a shelter as money is a shelter. Wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this, that wisdom preserves the life of its possessor. Sa umpisa, kay Haring Solomon, meron na po siyang binigay sa kanya ng Diyos na puhunan. Ano yon? Wisdom.
Lahat ng mga bagay na meron kay Haring Saul nawala, pero merong isang natitira sa kanya. Wisdom. Kaya sinasabi dito mga kapatid, bakit kinumpara na naman yung wealth and wisdom na ito? Ano ba kasi ang meron sa wisdom? Ay, ano ba ang meron sa kayamanan kasi? Hindi ba nandyan yung laging inaasam? Nandyan lagi yung gustong-gusto ng tao na yumaman. Gustong-gustong tao na magkaroon ng karangyaan sa buhay. Sino bang tao ang ayaw na yun? Lahat ng tao gusto niya yun eh. Pero ngayon sinasabi ni Haring Solomon sa kanyang advice dito na gamitin natin yung karunungan ng Diyos kaysa yung kayamanan, sabi niya, sapagkat yung kayamanan ang sumira sa karangalan ni Haring Solomon. Kaya nga, the love of money is the root. Ang kayamanan ay hindi masama. Ang problema, ang tao na labis umibig sa kayamanan. Yun ang nag-umaalipin sa kanya. Yun ang nagkukontrol sa kanya. Kaya sinasabi ni Haring Solomon sa kanyang sariling buhay, mga kapatid, nung siya'y naghihirap, sinasabi niya mas mainam ang karunungan na nanggagaling sa Diyos kaysa kayamanan. Ano pa? Next please. Tignan po natin ito. Sa kanyang last, na kanyang final, na kanyang comparison. Comparison between adversity and prosperity. Sinasabi na naman ni Haring Solomon, sa oras ng kasaganaan, marami akong kaibigan. Pero sa oras ng aking kahirapan, wala man lamang akong malapitan. Tingnan po natin. Next please. Ang sabi po ng isang manunulat na si John Carton Collins, in prosperity, our friends know us. In adversity, we know our friends. Noong masagana ang buhay ni Haring Solomon, maraming mga tao pumupunta sa kanya. Maraming tao humihingi ng payo. Maraming mga tao humihingi, nagbibigay pa nga eh, hangang-hanga sila sa kanya. Pero noong time nang siya'y nangangailangan, where na you? Ang sabi niya, asaan na kayo? Mag-isa na lamang si Haring Solomon. Iniwan siya ng kanyang kaibigan. Kaya nga may kanta eh. Sabi daw, Brother Arnel, pag marami kang pera, marami kang friends. Pag wala ka ng pera, wala ka ng friends. Iniwan ka na. Yan po yung nangyari kay Haring Solomon. Kaya dyan mo makikita yung tunay na kaibigan. Kung i-apply natin sa buhay natin, sino ba yung kaibigan dapat ng isang tao na never nang iiwan? E ano bang sabi ni Christ sa John 15? Nasa John 15 yun eh. Hanapin natin. John chapter 15. John chapter 15, verse 15, pababa. Basahin natin. Basahin po natin. Mm-hmm. Basa, El Maestro. No man than this, that a man lay down his life for his friend.
In verse 14, are you my friend if you do whatsoever I command you? Verse 15. Henceforth, I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friend, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Christ is our true friend. Paano natin masasabi na ang isang tao ay kaibigan natin? Kung halimbawa, nakulong ako, kaibigan ko, best friend ko si Aris. Sabihin ni Brother Aris, si philosopher, Bro Ray, kakaasi ka mat, kasi best friend tayo. Hindi, hindi niya sabihin, bahala ka na dyan. Ang sasabihin niya ngayon, Bro, malaya ka na, ako na lang ang papalit sa'yo. Or sabihin, ako ay bibitayin na, Bro, ako na lang ang magpapabitay, malaya ka na. Kaya-kayang gawin yun ni Brother Aris? Sabi niya, ayaw ko nga. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Pero ang sinasabi dito, mga kapatid ni Christ, ako ang tunay niyong kaibigan. Kasi unang-una, sabi niya, pinatunayan ko sa inyo kung anong klaseng kaibigan ako dahil binigay ko ang buhay ko sa inyo. Yung mga kaibigan ni Haring Solomon, nagsipaglayasan noong naghirap si Solomon. Pero tayo mga kapatid, sa Bagong Tipan, ang pinakakaibigan natin na never nang iiwan, si Christ. Kaya pahalagahan natin itong kaibigan natin. At ang sabi niya, you are my true friend if you obey my commandments. That is a bottom line. Next, please. Counsel of King Solomon. For us to choose the wisdom of God. Kaya sabi ko kanina sa inyo, lahat ng bagay na meron kay Haring Solomon, nawala. Pero meron na lamang siyang iisa. Kumbaga, ito yung kanyang tinatawag natin na last man standing. Yung kanyang baraha. Ito na yung last na baraha niya. Kaya nga sinulat niya ito eh. Yung kanyang nararamdaman eh. Yung kanyang emotion. At sinasabi niya, mas mainam na piliin ng tao yung karunungan ng Diyos. Dahil lahat ng mga bagay na meron ay nangawala, sabi niya. Pero merong naiwan sa akin ay ang karunungan ng Diyos. Tignan niyo po ito. Meron po ditong dalawang comparison o na-research ni Haring Solomon sa kanyang buhay. In verse 15, yan, pabasa naman natin kay Sister Imelda. Ay, sa ano na lang kasi mahina yung mata niya. Si Sister Valerie. Basahin mo, Sister Valerie. 7 verse 15. Chapter 7 verse 15. In this meaningless life of mine, I have seen both of these. Mm-hmm. The righteous perishing in their righteousness, and the wicked living long in their wickedness. Ayan. Next, please. Ano po ang sabi sa versikulo na ito? Yan doon pala eh. Pinaano ko pa eh. I have seen everything in this meaningless life, including death of good young people and long life of wicked people. Ang sinasabi ngayon ni Haring Solomon sa kanyang observation, bakit naman yung mga bata pa na mga anak ng Diyos namamatay ng maaga? Eh bakit naman yung mga masasama, sabi niya eh, mahaba pa ang buhay. Di ba? Bakit yung mga tao, ang sama naman ang ginagawa, pero umaasinso. Pero bakit ako, ang ginusunod ko naman yung ginagawa ng Diyos, pero bakit hirap na hirap ako? Wala man lang, hindi ko man lang makita yung kasaganaan sa buhay ko. Pero ano po ang sabi ni Haring Solomon dyan, mga kapatid? I have seen everything. Kaya ngayon, ito ay kwan eh. Nire-research ko po ito. Extreme tong sinasabi niya eh. Kumbaga eh, yung susunod na sasabihin na niya ganun, ito na lang ngarod ang gagawin ko. Kasi parang ang nakikita ko, anak ako ng Diyos, pero parang
ano, parang ang bilis naman ng buhay ko. Kaysa naman doon sa taong masama, pero haba naman ang buhay niya. Tignan niyo po. Balikan natin yung verse 16. Next, please. Tignan niyo po. Nakalagay na po dyan eh. Ano po ang sabi po niya sa verse 16? Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why? Destroyed yourself. Pansinin mo yung kaisipan ni Haring Solomon, baliktad. Di ba? Ang sabi niya, huwag kang magpaka banal. Oh, something ganon. Huwag kang magpaka banal, sabi niya. Bakit? Eh, kasi madidestroy ka eh. Mamamatay ka rin lang eh. Pansinin niyo po yung pangalawa na sinabi niya, do not be over wicked and do not be a fool. Why? Die before your time. Eh, mamamatay ka rin lang. Napaka-extreme yung sinasabi ni Haring Solomon. It is good to grasp the one and not let go and the other of the other. Whoever fears God will avoid all extremes. Ano po ang sabi niya? Whoever fears God will avoid all extremes. Mm. Sabi pa niya sa verse 19, wisdom makes one wise person more powerful than 10 rulers in the city. Righteous no one who does what is right and never sins. Do not pay attention to every word people say, or you may hear your servant cursing you, for you know in your heart that many times you yourself have cursed others. So sa madaling salita, sinasabi dito ni Haring Solomon, mga kapatid, sa kanyang extreme na pagpapaliwanag dito, na iisa lang din naman ang patutunguhan ng isang tao, ang kamatayan. Pero ano po ang sinasabi dito sa atin? Next, please. Godly wisdom is our strength. Ang kalakasan natin ay nagmumula doon sa karunungan ng Diyos. So sa madaling salita, mga kapatid, do not lose our hearts. Sa madaling salita, sinasabi ni Haring Solomon na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung ang hahantong ang buhay natin sa mundo na ito ay kamatayan, yet we need to serve God habang kaya pa natin, habang malakas pa tayo. Sapagkat iisa ang kauuwian ng lahat. Walang iba kundi ang kamatayan. Next, please. Ayan. Yan po ang sinasabi niya. Lahat tayo'y mamamatay. Next, please. Pangatlo, Counsel of King Solomon for us to choose the righteousness of God. Kaya tignan po natin. Next, please. Basahin po natin. Basahin po natin yung Ecclesiastes chapter 7, verse 23 hanggang verse 28. Ganito po ang pagkakasabi sa version ko. Sa lahat ng bagay ay sinubok ko ang kaalaman. Sa pag-aakalang ako'y matalino, ngunit napatunayan kong hindi pala. Hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Napakahiwaga nito para natin maunawaan. Nagpatuloy ako sa pagdili-dili. Nagsuri ako ng mabuti at mataman kung siniyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalaman kong kamangmangan ang magpakasama at kaululan ang magpakamangmang. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang babae. Okay, sabi niya, babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay lumayo rito ngunit napapahuli ng mga masama. Sinabi ng mga ngaral, pinag-ugnay-ugnay ko ang lahat ng bagay at ito ang aking natuklasan.
Ano daw yung natuklasan ni Haring Solomon? Walang masasaktan. Ang sabi niya, at sa 1,000 babae, ay sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino. At sa 1,000 babae, walang matalino kahit isa. Hoy, hindi kayo yun? Sino yung isang matalino sa 1,000? Si Solomon. At sino yung 1,000 mangmang? Yung mga babaeng 1,000 niya. Hindi kayo yun. Kaya sinasabi ni Haring Solomon, napatunayan ko na walang matalinong babae doon sa 1,000. Sapagkat doon sa 1,000, iniwanan ako. At ang kinuha lang sa akin ang pera ko. Yung kayamanan ko. Yun po yung sinasabi ni Haring Solomon dyan. Nag-research siya. Di ba? Nakuha natin sa chapter 2. Marami siyang ni-research. Kaya nga nagpatayo siya ng ubasan niya, wine, babae, lahat na. Nakamtan ni Haring Solomon. Ang saya-saya ni Haring Solomon. Pero dumating ang araw sa buhay niya, sinasabi, vanity of all vanities. At ito na sabi niya ngayon sa kanyang conclusion, sa 1,000 lalaki, hindi lang niya pinrangka kasi, sa madaling salita, sa 1,000 kaibigan ko, isa lang ang matalino. Sino yon? Ako. Sa 1,000 babae, sabi niya, ni isa, walang matalino. Bakit? Dahil iniwan ako. Yun po yung sinasabi ni Haring Solomon. Iniwan po siya ng kanyang mga asawa. Walang saysay ang lahat ng mga pinaghirapan niya. Walang saysay ang lahat ng mga natamu niya sa buhay. Kaya nga mga kapatid, ano po ang sabi niya sa ending ng verse 29? This only I have I found, God made mankind upright, but men have gone in search of many schemes. Ano ba yung gusto ng Diyos sa tao? Hindi ba sumunod sa Kanya? Hindi ba, di ba sa kanyang conclusion sa Ecclesiastes 12 verse 13, hear the conclusion, sabi niya, to fear God and keep His commandments. Pero ang ginagawa ng tao, kung ano-ano pa yung nire-research niya, kung ano-ano pa yung bagay na gagawin niya para lamang masatisfied yung kanyang sarili. Pero sinasabi ng Diyos dito, sinasabi ni Haring Solomon, lahat ng mga bagay na ito, mawawala din. Kaya nga tama si Christ. Ano kaya ang pwede mong maibayad sa isang kaluluwa na nawala kay Kristo, kahit gaano ka pa kayaman? Matthew 16 verse 26. Kaya dito ngayon mga kapatid, sa iiwan ko pong lesson na ito, tignan niyo po ito. Next please. Lesson na gusto ko pong iwan sa inyo dito sa chapter 7 is the value of godly wisdom. Napakahalaga yung karunungan ng Diyos. Para saan? The value of godly wisdom, number one lesson natin, next please. For us to determine the good and the better. And remember, we are Christians. And we are better than the Old Testament. The Old Testament is good, but the New Testament is better. The people of God in the Old Testament is good, but in the New Testament, Christians is better or are better. Kaya bigyan natin ng pagpapahalaga yung karunungan ng Diyos. Next, please. The value of godly wisdom for us to determine the right choice for a better life. Yan po yung sinasabi sa atin sa lesson na ito. Para ma-determine natin kung ano yung magandang pagpapasya natin for a better life. And the source of a better life is Christ. No one else under the sun is Christ. Next, please. The value of godly wisdom for us
to determine the righteousness of God. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. The life of King Solomon, sa kanyang payo dito, mga kapatid, nag-end sa kanyang kahirapan na kanyang dinaranas, at ina-advisean niya tayo upang huwag nating maranasan yung mga bagay na naranasan niya. Upang ang mga anak ng Diyos sa panahon natin today na nakaangkla kay Kristo ay mas mainam at mas lalong pag-igihan pa natin, magpatuloy tayo na maglingkod sa Panginoon gaano man kahirap ang dinaranas nating buhay. Sapagkat sabi nga po sa atin in 2 Timothy chapter 3 verse 12, remember na once na tayo ay nag-obey kay Christ, we expect persecution and tribulations and trials in our life. Magandang umaga po, or my question po. May question, may karagdagan, Brother Josias? Wala na po, magandang morning po. Tuloy pa rin po tayo sa ating order of worship. Ituloy natin. Awitin natin yung above all, at pagkatapos nito ay tawagin natin yung ating mga servers para sa ating Lord's Supper. Ayan, sila Kuya Vin, si Louie, at saka si Brother Fred. Ayan, kung wala siya ay papalitan ni Brother Rex. Awitin natin yung above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me. Above all powers, above all kings, above all nature, the created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me.
above all, crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Tawagin po natin ang ating mga servers para sa ating Lord's Supper. Darako na po tayo sa pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At babasahin ko po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya ay ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Manalangin tayo para sa tinapay. Diyos naming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami, Ama, sa umagang ito, Ama, na kami po'y pinagtipon-tipon, Ama, upang sambahin ka na sa Espiritu at sa katotohanan, Ama. Ama, narito po ang siyang tinapay na nagpapaalala sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang nagpatawad sa aming mga kasalanan, Ama. Basbasan niyo po nawa ito, Ama, na siyang patuloy na nagpapatawad sa aming mga kasalanan at lumilinis, Ama. At nagpapalakas ito sa aming pananampalataya, Ama. Patawarin niyo po nawa kami sa aming mga pagkukulang at saka pagkakasala sa iyong pangalan, Ama. At dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Dasal po tayo. Ama naming banal, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Ama, sa bagong buhay na inyong binigay sa amin. At salamat din po, Ama, sa patuloy na paggabay. At salamat din po, Ama, sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa amin. At salamat din po, Ama, na inyo po kaming ginabayan papunta po dito. Ngayon po, Ama, inaalala po namin ang kamatayan ng aming Panginoong Hesus. At kami po'y humiling, Ama, na bendisyonan niyo po ang katas ng ubas na nagpapaalala sa kanyang dugo na naghugas po sa aming mga kasalanang nagawa. At hiniling din namin, Ama, na patuloy niyo po kaming mapatawad at patuloy niyo po kaming linisin sa aming mga kasalanang nagagawa. Ito po aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. And po, dadako na po tayo sa ating pagbibigayan. Ay, ito po ay ating obligasyon bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sinasabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9 ay ganito, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aaning ng kakaunti at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmud sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Let's pray. Para po sa giving, tayo pa rin manalangin. Aking Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nanalangin sa inyo sa ngayon. At maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng biyayang ipinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. At dinadalangin ko po, Panginoon, ang perang malilikom na sana basbasan niyo po ito upang magamit sa pangaral ng Inglesya. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, na gabayan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. At ibilas mo po, Panginoon, ang mga pinagkukunan nito at sana'y makapagbigay kami ng naayon sa aming puso, Panginoon.
At patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala at patawarin niyo po, Panginoon, ang mga taong nagkakasala po against po sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago natin tawagin ang ating tagapagsalita na magbibigay ng mensahe ng Diyos, ay awitin natin yung Burdens Are Lifted at Calvary. Ayan. Awitin natin. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Cast your care on Jesus today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Jesus is very dear. Troubles all the Savior can see. Every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very dear. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Brother Josias? Good morning. Good morning. Magandang umaga na imbag nga agsapa. Mapteng ay agsapa na ako kami. Lahat sa atin gustong-gusto natin ng bago. Gusto natin ng pagbabago. Sabi nga ni Cayetano, yung nung tumakbo siya bilang Vice President, tinawag niya si Duterte, sabi niya, tayo na manong, baguhin natin ang Pilipinas. Kaya nga, sino nakita niyo palaging gumaganon?
ang presidente niyo. Siya daw ang sabi sa kanilang mga pangako, siya daw ang tunay na makapagbigay ng pagbabago. Pero sa ating mga Kristiyano, ang mundo na inaasahan natin ng pagbabago, minsan nabibigo tayo sa mga pagbabago na pinapangako. But there is a chance that we can achieve kung tayo ay manatili sa ating pagiging Kristiyano. Medyo malabo konti ang nakalagay. Sa kabila ba? Maliwanag. In Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and be converted that your sin may be blotted out so that time of refreshing may come from the presence of the Lord. Mayroong tinatawag nating tunay na pagbabago. Sapagkat lahat sa atin, we need change. Kailangan natin yung pagbabago. Ang pagbabago na yan ay nag-umpisa sa atin at kasama ang tinatawag nating yung kalooban ng Diyos. So, ang titulo ng ating sermon ngayon at ating matutunan, paki-advance ay paki-next slide ay A Power to Change for God. Ang kapangyarihan upang tayo ay magbabago at ito ay para sa Panginoon at dahil sa Panginoon. It is because of God and it is for God that is the reason why we have to achieve change and we have to strive for change. Kailangan natin ang tunay na pagbabago na sinasabi ng Biblia. The life of King Solomon is talagang mayroong napakaraming pagbabago. He enjoyed life of prosperity and even pleasures in his life. Sa ating pag-aaral, but later in his part, the part of his life has been changed. And the change is for God. Kung nanatili siya na sa karangyaan at nanatili sa kanyang kayamanan at nanatili sa kanyang punong-puno ng tinatawag nating pleasures of the woman of this world, he will not enjoy even salvation. And tanong kanina ni brother, habang magkatabi kami, tinanong niya ako, naligtas ba si Haring Solomon? Kung kayo ang sumagot, ano kaya? Na-save ba si Solomon? Yes. Okay. His salvation is because the blood of Jesus doon pa rin sa dugo ni Kristo. It will retroact even to the time of Moses. There are lots of verses in the Bible talks about the salvation of the world. It is not because King Solomon is under the law. He lives under the law. Hindi siya, walang sino mang naligtas sa batas. But by the blood of Jesus, doon niya pa rin ma-achieve yung salvation. We can continue that. Tingnan natin. Next slide, please. Yan. What does it really mean to be converted as a child of God? Ano ba sa atin? Tayo, sino ba sa atin ang naka-experience ng tinatawag nating conversion or yung tinatawag nating metamorphosis? Yung tinatawag nating spiritual metamorphosis, a change from an ugly caterpillar. Kinopya nga ito ni Duterte. I heard that word. Ito, usually, talagang matagal ko na itong pinag-aralan at ginamit and noong college pa ako. And I heard that from him. Nga sabi niya, pag nakaupo na ako bilang isang presidente, I have to, mayroong tinatawag na metamorphosis. So, mag-transform na daw siya. Mawala na yung, ano na yun, yung pangsisipon at iba-iba pang ginagawa niya. But here, sinabi, ano bang ibig sabihin ng yung total converted as a child of God. The word convert simply means to change or to turn. Parang pagbabago, panag-value, pag isang bagay na tinatawag natin para kung gusto mo ang baguhin ang isang bagay, you have to do something. If you need to change something, hindi mo lang yan pwedeng tingnan lang at magkakaroon ng pagbabago. You have to do something for a change. And upang ito ay mag-convert and transformation. So in our relationship with God, it means to turn from our sins and changing our wickedness for righteousness.
Napakahalaga po sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Yun yung tinatawag natin kanina, that is a spiritual metamorphosis. A change from an ugly caterpillar and you will become a very beautiful butterfly because of the Word of God, your relationship with God. That means to turn and change and do something, striving for a change and changing our wickedness. Dahil lahat tayo ay nanggagaling from the dark world and we are transformed into the marvelous light of our Lord Jesus Christ. So let us examine the three things involved in the process of one's turning from sin to God. Napakahalaga. Move on to the next slide, please. Yan. Ang pagbabago ay nanggagaling sa yung tinatawag natin the center of your being. Yung pinakasentro ng ating pagkatao, ang ating puso. Ito po yung dapat, sapagkat doon nananahan, the heart or mind can only be changed through faith. Dito po natin, because of the teaching of the Word of God, because of the power of the gospel that will able to change us, na hindi natin dapat ikakahiya sa pamamagitan ng your heart and mind. It should be correlated together so that the change, the Word of God enter into your mind and you have to assimilate it and put it into action. That is called faith. Yung pananampalataya. Yun po ang doon narinig natin ang salita ng Diyos. The faith comes by hearing and hearing by the word, from the Word of God. We hear the Word of God and the Word enter into your mind and into your heart that moves you to change. The gospel of Jesus. His death, His burial, and His resurrection that develops your faith. And that kind of faith is a living faith. Our hearts are purified by faith in Acts chapter 15, verse 9. Your heart being purified by faith. And even in James chapter 1, verse 2, your faith being tested, many trials, obstacles, so that your faith grows stronger. Your faith being tested like the gold being purified by fire. When we learn about the love of God toward us and the great sacrifice of His only begotten Son, Jesus Christ, we are moved to repentance. And repentance and conversions are terms which go hand in hand. You heard the gospel. You believe the gospel. You act by union with the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Because the content of the gospel is His death, His burial, and His resurrection. I remember 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Apostle Paul said, I remind you the gospel. The gospel that you received, that I preach to you, that we preach to you, by this gospel, you are saved if you hold firmly to the word that I preach to you. That's why Jesus Christ, we are moved to repentance. Repentance and conversion are terms which go hand in hand. Move on to the next year. After a change of heart, your heart being moved, your heart being touched, and your heart being quenched, and you cry to the Lord, because of the repentance feeling, because of the truth, when the true conversion takes place, a change of life is self-evident. Makikita sa isang Kristiyano, sa isang tumanggap kay Kristo, sa isang sumunod kay Kristo, ang pagbabago ng kanyang buhay. Is there any change happen in your life today? Makikita ba ninyo sa buhay niyo na magmula ng tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may pagbabago ng aking naramdaman or aking isinasagawa sa aking pamumuhay? Dapat meron. Dapat nagbago tayo. A repentant heart refuses to live in adulterous marriage. Ang isang nagbabago at isang
na bagong buhay ay iiwasan ang lahat ng makamundo. Because you are already born anew. Pinanganak na bago. Pinanganak na bago. Repentant of heart refuse. A repentant heart refuse to live in fornication. And a repentant heart will put away homosexual and lesbian relationship, which is very common happen in our society today. Napakasama na pakinggan at napakalungkot na pakinggan na mayroon pang ibang mga tinatawag nating Christian religion, denomination, na nagkasal ng parihas na lalaki. And it's very sad. The sodomy and lesbianism happened in our society today. Yung napakasaklap na pangyayari in our, sa Cordillera, sabi nila, even including Baguio City, napakataas ang tinatawag natin yung HIV positive sa ating lipunan. At napakataas din ang tinatawag natin teenage pregnancy na nangyayari sa Cordillera. Why these things happen? And even these things creeping into the Christian faith, na ito ay gumagapang sa mga Kristiyano, nangyayari ang mga ito. Because the failure of chains of life, na bigo tayong baguhin ang ating buhay na akma sana sa kalooban ng Diyos. Yan. Ano pa? Ang isang nagbabago at nagsisisi, unrepentant heart, is no longer the servant of sin, but rather is a servant of righteousness according to Romans chapter 6 verse 18. Do not allow yourself to be a slave again to the sin of this world because you have been made free by the blood of Jesus. The shedding of Jesus Christ's blood on Mount Calvary, His blood is sufficient enough to wash away our sin. That's why we have a change of life when true conversion takes place. A change of life is evident. Parang bumalik tayo. Move on. Sana ba tayo? A change of relationship. Ano na yung una? Unang change of heart. Next, change of life. And the third is a change of relationship. Nabago. Mayroong mga pagbabago your relationship. When our change of life is complete, there comes a change of relationship to Christ. You have been already related to Christ. And your relationship to Jesus Christ is not just a simple relationship. It is a relationship of blood shedding on Mount Calvary to buy back upang kayo ay mabilib pabalik. Upang kayo ay matubos. Upang tayo ay matubos, siya ay nagpapakahirap para sa atin. That is our relationship with our Lord Jesus Christ. We become a fellow heirs. Tayo ay kaparihas na tagapagmana. Kapada tayo nga agtawid noan niya titawidan ni Apo tayo kat isuman titawidan tayo. Di Kristiyano, saan tayo kung mga baybayan nga mapukaw, titawid tayo eternity. Numaminsan, dito'y lubong katagtarigagay tayo nga maadaan tayo ititawid, manipon iti sanikuan, itatang kaninanang tayo. Isupay iti pagkabuan, iti apa, iti agkakapsat, gapo iti tawid. Yun ang rason kung bakit mayroong mga nagpatayang magkakapatid ang dahil sa kanilang mamanahin. Pero tayong mga Kristiyano, mayroon tayong mamamanahin because of our relationship with Jesus Christ. Tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. There are only two classes of people, the wicked and the righteous. Saan kayo? Saan tayo? We should be in the righteous side. Next. A change of relationship, no one can be translated from the kingdom of darkness into the kingdom of God without a change of heart and a change of life.
Now, let's move on to one must have remission of sin. Yung word na remission, the atoning sacrifice of our Lord Jesus Christ, parang tayo ay maminsan or isang bahagi sa buhay natin, tayo ay isang katulad ng yung relo at cellphone na nawalan ka ng pira, napan ka ijay phone shop at yung isinalda. And the yung redeeming price, kailangan at ang sino ang gumawa dito, si ang ating Panginoong Hesukristo, binayaran niya upang mapabalik tayo sa Kanya. Katulad tayo ng isang, you heard this story, narinig niyo itong kwentong ito, na isang napaka, isang bata, na gumawa siya ng napakagandang laruan na boat, with beautiful color, napakaganda. Naglaro siya doon sa may tubig. Dahil sa lakas ng agos, nawala sa kanya yung kanyang ginawang napakagandang boat. Pagkatapos, bumaba sila sa isang syudad, naglakad sila at ng kanyang tatay, nakita niyo ang kanyang ginawang isang napakagandang boat na kalagay doon sa naka-display for sale. Yung gawa ko yan, ako ang gumawa yan, sa akin yan, bakit nandoon? Nawala yan sa akin, ngayon nakalagay doon for sale. Anong ginawa niya? Umuwi siya sa bahay, tumakbo, kumukinuha niya lahat ng kanyang pera at bumalik doon at kanyang binayaran at sinabi niya, sa akin ka sapagkat ginawa kita at nawala ka sa akin, ngayon sa akin ka naman dahil binili kita. Ganun po ang kalagayan natin. Linikha tayo ng Diyos at tayo'y nagkasala na palayo tayo sa Diyos, but because of the remission, dahil sa dugo ni Kristo, binayaran niya tayo muli at sasabihin ng Diyos sa ating lahat, you are mine because I purchase you with my blood, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. So, one must have remission of sin to make their conversion complete. When one's sin are forgiven, they enter into a relationship with God. The same relationship. Ligtas nga relation, nga ugdayan. Baptism is for the remission of our sin in Acts chapter 2, verse 38. Tayo ay natanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Move on to the next. Our relationship, a change of relationship, our sins are washed away by baptism. When you submit to our Lord Jesus Christ in baptism, because being a Christian is not only a mental ascent, na sabihin natin, Lord, tinanggap na kita bilang Panginoon at tagapagligtas. You have to do something, and that is baptism. According to Ananias, to sabi niya kay Paul, arise and be baptized and wash away your sin, calling in the name of the Lord. So Apostle Paul became a Christian because of that act. He moved himself and being baptized. Therefore, all who are converted are buried with Christ by baptism and rise to walk in the newness of life. That is a total change na ine-expect ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Change for the good, for to the Lord. So, newness of life. Move on to the next slide. Of course, nasa conclusion na tayo. Anong sinabi? Faith changes our heart. Repentance changes our life. Baptism changes our relationship to God. One's sins are not forgiven just because we believe that Jesus is Christ, the Son of God. We have to do something. Or because we stop committing them. Walang silbi kung parang dual citizen tayo. Namumuhay tayo sa mundo at namumuhay tayo spiritual. Or because we should stop committing sin. Sin are forgiven by God when we complete our conversion by baptism. Next, sa conclusion pa rin tayo. Yan. Tapos na. Our salvation depends upon us changing to an unchanging God and His unchanging
work. Hindi nagbabago ang Diyos. All what we have to do is to submit, is to surrender, to cling on, to give yourself to Him. The only question we need to answer in our life is, are we willing to make a complete change to God? Every day, we have to strive. Kasi mayroong contamination na nandito sa mundo. Kung hindi natin baguhin ang mga pagkakasira ng ating ugnayan sa Diyos, we will be living away from God. But if we continue to strive to make a change, yung tunay na pagbabago ay nag-umpisa sa sarili mo at pag-connect doon sa kalooban ng Diyos. Hindi o ang mga nangangako ng pagbabago, kung itong pagbabago na ito ay hindi nila pagsisikapan na tumalima sa kalooban ng Diyos, walang mangyayaring pagbabago. Pero sa isang tunay na Kristiyano na tumalima sa kalooban ng Diyos, there will be. If you are willing to make a complete change, then make your change towards God. Do not make a change towards the worst, but change for a better. The message of the Lord for today, I believe that it will remain into your heart and it will encourage us to strive to make a complete change by your total surrender and develop your total relationship with your Master, our Lord Jesus Christ. Let the people behind us find us faithful. May God bless us all. Ayan, yan po ang mensahe ng Diyos. At bago tayo dumako sa ating closing prayer, ay dahil wala si Brother June, ang papalit ay si Brother Ray Narcisa, para sa ating closing prayer. Ayan, bago tayo dumako sa ating closing prayer, ay awitin natin yung Change My Heart, O God. Awitin po natin as a response doon sa message. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Tayo po'y magsitayong lahat para sa ating closing prayer. Isama ko na rin yung food natin. Magandang umaga. Happy Lord's Day ulit. Tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa inyong binigay sa amin na oras na kami po, Lord, ay magpulong-pulong na magkakapatiran. At aming Ama, at pinapasalamatan po, Lord, namin inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng mga kalusugan, mga physical na pangangailangan namin. At aming Ama, maraming salamat din po, Lord, sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Sa araw-araw, sa isang linggo na naman po, Lord, na nakaraan at aming Ama, pinapasalamatan din po, Lord, namin ng inyong patuloy na pangunguna sa lahat ng bagay at sa lahat ng sandali po, Lord. At aming Ama, pinapasalamatan din po, Lord, namin ang inyong mga tagapagsalita sa oras na ito na binigyan niyo sila ng sapat na kaalaman para may deliver ang inyong salita na may katotohanan at may kapangyarihan. At aming Ama, nagpapasalamat din po kami sa mga estudyante na inyong ginagamit na tagapangasiwa rito at ang aming mga kapatiran na bawat isa, pinapasalamatan lang namin ang kanilang mga presensya na sila po dito ay sumusuporta sa lahat ng bagay at tumutulong sa inyong church, Lord,
At aming Ama, pinapasalamatan din po Lord namin ang inyong patuloy na paggabay sa anumang masuliran namin at ang inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng aming mga lahat po Lord na aming napapakinabangan na inyong binibigay bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na ang inyong salita Lord. At aming Ama, pinapasalamatan din po Lord namin ang mga tao na nagdala ng mga pagkain na sa araw na ito na aming pagsalusaluhan, na sana po Lord ay patuloy niyo silang pagpalain at aming Ama, dinadalangin namin ang mga pagkain na dinala nila na sana ay basbasan po ninyo Lord, gawin yung kalakasan at kalusugan sa aming katawan. At aming Ama, maraming maraming salamat po Lord sa lahat-lahat, yung mga hindi nakarating, na sana po Lord ay patuloy niyo silang bigyan ng conviction para sa kanila. At aming Ama, kayo na po ang bahala sa lahat sa amin at maraming salamat po Lord. In Jesus' name, Amen.